So kapag ka-holiday season, ang palaging pumapasok sa isip ko, it's kakanin season. Dahil usong-uso yung malalagkit na yan, o, diba? Kasi daw specially, diba, kapag ka-New Year, dapat kakain ang pamilya ng malagkit para stick together all year round. So today, mag-ready na tayo para mabigyan ko na kayo ng iba't ibang ideas kung ano ang masarap ihanda, ipangregalo, or ibenta this coming holiday season. So let's make bibingkang malagkit! So as you can see here, nagsaing na ako ng malagkit rice. 3 cups yan, sinaing natin yan kanina. Majinit pa, so pinapalamig ko ng konti dito sa aking, dyan mo lang. Pero bago yan, iwan muna natin. Let's prepare the sauce. Ito yung magpapa-special talaga dito sa bibingkang malagkit. The special coconut custard that we're going to put on top and we're going to broil later. So, super easy to prepare. So, first, pagsamasamahin natin dito sa stainless pan, all the ingredients, I have here 6 pieces of egg yolks. Special ito, ha? Kasi naniniwala ako, katulad ko, mahilig ako sa mga kakanin. I always order, nagpapabili palagi ako sa palengke. Pero naniniwala ako na pagka-holiday season, or pag birthday mo, basta may special occasion, kailangan extra special yung kakanin na ihahanda mo. O kaya, some of the recipes you can find online or in cookbooks, wala po itong egg yolks, pero naglalagay ako. 1 tall can of coconut milk. 1 can of condensed milk. Simutin mong mabuti yan. And can you pass me the salt, yung iodized salt? Ayan, talaga ako, sinisimot ko yan. Kasi, ang turo sa akin ng nanay ko dati, maski ang tatay ko, dyan mo makikita kung mas sinop ang isang tao. Kung yung mga bagay na kaya mong simutin, ay sinisimot mo. And then I'm going to put a pinch of iodized salt. That's it. Off flame pa tayo, ha? And you grab your wire whisk. Haluin mo muna ng konti yan before I forget. Cornstarch as a binder. Haluin mo muna yan bago mo buksan yung apoy. Pag nag-dissolve na yung cornstarch, okay, turn on the flame. Lulutuin mo to until thick. So this is my coconut custard. Pero syempre, hindi lang pwedeng yung custard lang ang masarap. You have to make sure that you are using good quality malagkit rice. Diba? Katulad ng sinabi ko sa inyo in one of my videos before, yung iba malagkit lang sa paningin, pero hindi true. So, kailangan true talaga yung bibilihin mong malagkit. Ayun na. So, pag lumapot yan, or pag kumulo pala yan, magsisimula na yung lumapot, and you need to cook it thoroughly. Ang bango. Alam mo yung coconut? Amoy na amoy ko yung coconut. Lutuin mo lang mga 2 to 3 minutes. And ilalagay ko na din dito. This is coconut sugar. You can also use muscovado sugar. This will give it the nice color. Oh, you see the changes. And yung flavor na parang native na native. I don't put vanilla extract. I think nasa comment section, binabasa ko po lahat yan. May nagtanong sa akin, why don't you put vanilla extract? And nabanggit ko na to in one of my videos before, na kasi yung ibang vanilla extracts na nabibili natin sa grocery stores, sa mga supply stores, I won't mention brands, those are fake. Talagang may ano, no? Fake. And I don't like fake in my life. Alam naman natin yon, especially yung pagkakainin mo.
So, hindi na lang ako naglalagay. Kasi, yung tunay na vanilla extract, minsan, it's too expensive. Diba? Masyadong mahal. So, in recipes na hindi naman talaga sa kailangan, I choose not to add. Kaysa yung masisira ko lang yung pinaghirapan kong recipe. Ang dami ko na naman sinasabi. Turn off the flame and put the butter. And this is good butter. Okay, so ito yung pinaka-topping mo. Ayan na yon. You set it aside and then gawin na natin yung ating pinaka-biko or sinukmani. So papalitan ko tong aking kawali. I have here a wok and I'll get my malagkit rice. Isasalin ko yan dito sa aking, oh, ay nako, itong rice cooker talagang itong binili ko sa Japan. One of the biggest investments in my kitchen. Gustong-gusto ko siya, diba? Walang ka-effort. Ginalong ko lang, tinulak ko lang ng konti, walang ka-effort-effort. Humiwalay. Sana all nahihiwalayan mo ng walang ka-effort-effort, diba? Kaya bumili ka nitong rice cooker na to. So this is my malagkit rice. And into this, I'm going to put one can of coconut milk. You can always use fresh. This is 400 ml. And also some sugar. And then, bago ko buksan yung apoy, I will let the malagkit rice absorb my coconut milk. I'm putting white sugar here because later, I want to see the contrast. Yung puti yung biko or yung sinukmani, and then the topping is brown. Diba? So, kitang-kita mo talaga yung nice color. So, pag ganitong kaya mo na siyang haluin, buksan mo na yung apoy. We will toast this. Isasangag natin to para kumunat. Kasi yun ang isa sa mga hinahanap natin sa special na kakanin. Yung makunat. Yung medyo nagmamantika. And that will happen by cooking this over high flame. Because yung gata mo, maglalatik yan ng konti, magmamantika yan. And the nice coconut oil will coat the grains of your malagkit. Kaya nagiging super sarap. Diba? Ako po, inamin ko na to. Hindi talaga ako expert when it comes to cooking native delicacies. But lately, talagang gusto ko siyang pag-aralan. Simply because, kung titignan natin, ang pagluluto ng kakanin, diba, napaka-konting gamit ang kailangan. It's very economical because most of the ingredients, nasa bakuran mo lang kung taga-probinsya ka, diba, yung merong kanyog, o, diba, makakagawa ka na niyan. And then the malagkit rice, that is local. Kakanin making teaches us patience. Yung pasensya mo, kasi tingnan mo, oh, kailangan mo talaga siyang lutuin over high flame. Papakunatin mo. Hindi dapat natin to burahin sa ating cookery, ano, man tawag dito. Yan, tuloy, nag-English-English pa kasi ako. Hindi natin dapat burahin sa ating cooking culture. Especially, tayong mga bata, di ba, nagpabata. Dapat marunong tayong gumawa ng mga kakanin. Kasi this is a part of the very rich Filipino gastronomy, food and culture. Ayan. Ito yung sinasabi kong isasangag mo. Medyo matagal-tagal to. Mga 5 to 10 minutes ka dyan. Pag kasi hindi makunat, lalaitin niya ng nanay ko. Sasabi, hindi ka talaga marunong gumawa ng kakanin. Hindi makunat yung gawa mo. It has to be makunat. And bawal yung lasang sunog. Nalalasahan nila yon. Uy, lasang sunog. So pagka lasang sunog, tinamad yung gumagawa. Hindi hinalong mabuti. Okay, my gosh! Nalinangalay na kilikili ko dito. Ayan, so papatayin ko na yung apoy kasi as you can see, oh, lumalaban na siya. So makunat na. Diba, oh, tingnan mo daliri ko, dai. Oh,
talagang normal yan. Wala pang sinabi yan sa mga kamay ng mga talagang matatandang nagluluto ng kakanin. Kitang-kita mo. But you know what? This is magical. Kasi na nagtanong ako minsan sa isang taga San Pablo na nagkakakanin, sabi ko na ko, nanay, yung kamay niyo, alam mo, sabi niya, yan ay marka ng pagmamahal. Kasi daw, kada halo niya ng kakanin, talagang nandun yung pagmamahal. So nakikita niya sa kamay niya yun. Diba? Diba talaga? Yun dapat ang i-inject natin dun sa mga young cooks like me. Ini-inject ko sa sarili ko yun. Na, diba? We show love through pain. Walang madali, diba? Ang dami ko na naman sinasabi today. Lagyan na nga natin yan dito. So meron akong pan dito. Ako talaga naghaluan yan. O, pinawisan ako. That I'm going to line with banana leaves. So this one is the classic. Kung gusto mong classic. And gagawa din naman tayo ng modern para mapadali. Alam mo naman, takot tayo sa mga hugasan. So I'm just lining this with banana leaves. Just like that. And later, I'm going to cut the excess. And lagay mo lang siya dyan. Ay, oy! I'm so proud of myself. Talagang malagkit. When I developed this recipe, nako, pinatikim ko sa nanay ko. Approved! At nagpapagawa pa ulit. O, kaya ito na yon. Press mo lang dyan. Make sure it's not too thick. Kasi pag masyadong makapal, pag binroil mo, hindi na, alam mo yung puro bigas, puro kanin na lang. So gusto mo din maganda yung proportion ng kanin, nung malagkit mo, tsaka nung topping. Let me just cut it like that. And just press it a bit. And then eto naman, oh, para sa takot sa hugasan, divide ka din dito sa dalawang aluminum trays mo. Well, you can always stop now. Lagyan mo lang ng mangoes yan and some coconut milk, o di meron ka ng sticky rice with mangoes. And then, ibuhos natin sauce. This is your coconut custard. Pinipreheat ko na yung oven ko to 450 degrees Fahrenheit. We're going to bake it at 450 for around 10 to 15 minutes. And then we're going to broil it for around 5 minutes para makikita mo bubula-bula yung ibabaw niya. Hindi kasi po pwedeng broil lang eh. Kasi if you just broil it, you're just going to cook the top of the topping. Yun lang, masusunog mo yon. When you bake it, pagdidikitin mo talaga yung topping tsaka yung malagkit layer mo. Oh my gosh. I'm gonna give it a nice tap. I'm going to get a sheet pan and ibe-bake natin to 450 degrees Fahrenheit oven. Akin to kasi gusto ko yung makapal lang topping. For 10 to 15 minutes and then we will broil it. Halika dito. Ayan, kailangan ma-ginit ang oven. Balikan natin yan. Ayan na. So after broiling it for around 10 minutes, hanguin na natin. Maginit. Teka, papatayin ko muna ang oven. Okay. Look at that. Diba? Tingnan mo, oh. How nice! Gusto mo yung ganyang
medyo may natutusta-tusta. Kung gusto mo pang i-toast ito, sure, just go ahead. Pero hinango ko na kasi ito nakikita ko, nasusunog na yung gilid. So now, what you're going to do next is, you want to let this cool down for around 30 minutes, ganun, kasi sobrang init niya ngayon. Pag sobrang init, hindi mo pa siya maa-appreciate. Wala pa yung kunat factor. So, palamigin natin siya ng konti and mamaya, tikman natin. Alright, so it's been an hour of cooling down our bibingkang malagkit. Mainit pa din siya pero kaya ko nang hawakan yung pan. So first, i-loosen mo yung sides. Kasi syempre, di ba, kung ililipat mo yan sa box, paano mo siya ililipat? So i-loosen mong ganon, be very careful, and never use a knife. Because if you use a knife, it can damage your baking pan. And next, so dahil hindi ko naman siya ibebenta, kakainin natin siya dito. Ililipat ko siya dito sa aking serving platter. Ganto lang, ha? Tignan mo. Kailangan po, mabilis-bilis. Oops! Okay. Ganon, kasimple. And then, to cut this, you can use your plastic, anong tawag dito? Scraper. Ayan o, cut mo lang sa gitna. Kasi sa scraper, hindi po didikit yung malagkit mo. See? Hindi siya didikit dyan. Pwede mo na din tanggalin to. Teka nga, nagpapakahirap tayo. Tanggalin muna natin yung dahon. Eh kasi gusto natin may pagka native. Ang lagkit talaga. Oh, see? Ayan. So now, we're ready to cut it. Kung wala ka nito, balutin mo ng plastic yung kutsilyo mo. Recommended na hiwa-hiwain mo ng ganyan. Kasi minsan magkakaroon ka ng bisita, di ba? Ang laki ng kukunin, tapos hindi naman kakainin. Oh, yung ganyan. Tikman muna niya. So, tikman na natin. Hey, let's taste! Kuha tayo dito sa gilid. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung layering. O, tignan mo. Diba? Pero sa totoo lang, aaminin ko sa'yo, mas type ko tong nasa maliit. Kasi mas tostado to. So, ito. Bungkali natin to. O, diba? Yan yung sinasabi ko sa'yo. O, mas toasted. Kanya-kanya po yan, ha? Ako po, mas gusto ko to. Bahala po kayo kung ano po ang mas gusto nyo. Kung toasted or hindi toasted. Let's try this. And it's not too sweet. Really, hindi po siya masyadong matamis. Mas type ko yung madami yung topping. So, dagdagan mo yung topping. Well, kung mahilig ka lang sa medyo rich and sweet, ha? Super duper good. Gumawa ka na. Medyo masakit sa kilikili, but I tell you, it's all worth it. I'm going to see you all soon.